umaga, Chris, mga ateys. Welcome back sa aking channel. This is Chris Allen. At ngayong araw, papanoorin natin ang isang bagong trailer mula sa GMA. Actually, ito yung pinaka-first na full trailer mula sa GMA. Nung most awaited and most anticipated na teleserye ng GMA, ang Lolong. So, ito yung pinagbibilan ni Ruru Madrid at Shoira Diaz at yung malaking buhayan na animatronics. So, ito yun. So, actually, ito yung produce ng GMA News and Public Affairs. So, alam natin na yung GMA News and Public Affairs, sila yung responsible sa paggawa ng mga historical, sa cultural movies, ay serye ng GMA. So, this month, ito yung pinaka-latest nila. Actually, last nyo ginawa ay yung The Lost Prince. So, this one is their newest na produce. So, di ko lang ito patatagalin, papapanoodin natin yung video and later ibibigay ko yung opinion ko regarding this full trailer. So let's go! Maraming taon na ang nakalipas. Masayang namumuhay ang mga tao at ang mga buhay sa Isla Pangit. Ang nakawin ng ilang grupo ng mga taong masayang kumumuhay na ito ng mga atubaw o buhay. Patayin ang mga atubaw! Pumusin! Pero may nakaligtas yung gabi niya. Sinabi ko sa'yo, huwag daw ka mananakit ang mga tao! Tumagal na, kaibigan siya. Alam kong mahal mo yung buhayan niya. Sa palagay mo ba, tatanggapin ka ng mga taga rito? May mga namatay daw dito sa lugar na sa mga buhaya pa rin ibinita. Hindi tayo papayag na meron na mag-isang mawawala sa atin. Sila ang mga cancer na dapat mawala. Sila ang dahilan lahat ng mga kaguluhan dito sa atin. Buhaya free, tumahan. Tingnan na buhaya sa ilong tayo. Buhaya! Napakalaing buhaya! Kaya kayong lamunin nung lahat sabay-sabay. Ganun talaga. And it's this kind of world. Gives me life and fulfill. Paano ka magiging bayani kung walang krimen na pipigilan? Pabulok ang buhay sa tumahan. Sino nalalaban sa mga maliit na katulad natin, Chong? Panahon na para malaman mong hindi ka ordinaryo. Hindi ka katulad ng ibang tao sa tumahan. Espesyal ka. Naman na tao lang ako eh. Yun ang buhay na pinili ko. Hindi mo pwedeng talikuran ng tunay na ikaw. Let the war begin. Mabuti naman yung dito lahat ng dapat mong ubusin. Ito ang sinagatiya lahat! Pero gusto ko rin huwag yung mabuting tao. We can finish you the night if you love. Hanggat puno, magmamahala puso mo. Hindi ka kailanman magagapi. The world will die. Everything may lie. Don't you share. Eh, ganun na nga, no? May ang iwanan. Sino ba nagsabi sa'yo iwanan kita? Kahit naman may makilala akong bago, may dumating na bagong tao. Ikaw pa rin ang nag-iisang LC ng buhay ko. Si Bella, taga Maynila. Pinipilit kong intindihan ka eh, pero iniiwan mo ako! Kaya ko sumalo ng bala para sa'yo, LC. Lahat nilalaban,
maging sa pag-ibig. Kailanman hindi pwede magmahal ang katubaw ng isang tao. Okay, there you go. Napanood natin yung trailer, full trailer ng Lolong at hindi ako natin sa point sa trailer at nakita ko yung mga gusto kong makita. And to be honest with you, medyo mababa ang expectation ko dito, pero when I saw the trailer, umangat yung excitement ko, excitement na mapanood ko itong serye na to. Napansin ko, maganda yung effects. Well, hindi naman siya perfect na parang Hollywood effects, pero at least on the way na yung effects ng GMA. Ang ganda pa gagawa din yung animatronics, even though hindi pinakita yung buong animatronics na buhaya na yung pagmamalaki ng GMA. Nakita naman natin na mas maganda panoorin talaga kapag yung practical na effects kaysa yung effects na galing sa computer. So, ang ganda pa rin. Yung nakita kong mga scenes to sa teaser, nakita ko rin dito and na-improve naman and I'm very, very happy. So, thank you Jimmy, naayos, diba? Yung, basta yung sinasabi yung scene ni Ruru na pinatawag niya yung malaking buhaya. Diba yung background yung parang obvious na green screen. Pero now, nung pinanood ko kanina, okay, hindi na siya mukhang green screen. Ano pa? Cinematography, yun, yung mga technical aspects, pasado. Maganda yung pagkagawa. Mukha siyang pelikula, hindi siya yung simpleng teleserye lang. To sa theme song or soundtrack ng Lolong, medyo off. To be honest with you guys, maganda yung song pero para sa akin hindi siya nag-swap yung 100% na nag-swap to sa Lolong. Sana sinanapan nila ng mas ibang kanta. Diba? Hindi ko lang sarap yung pangit pero sa akin lang parang sa taste ko lang. So, pwede nyo kung kontrahin pero sa akin parang yung song na 214 ng River Mayan, hindi siya nag-swap to sa serie. Ano pa? Artista na pastrain ko, halos galing sa ABS-CBN and we expect that because yung kabila walang TV network o yung live TV. So, siyempre na dito sila lahat pupunta. And napansin ko yung mag-ama nandun, si Ian Dion sa Christopher D. Leon pagkasama sa serya na yun. Pareho rin kontrabida. So, dalawa kontrabida dito, si Christopher D. Leon in lead na kontrabida. Christopher D. Leon sa si Jing Garcia then supporting si Paul Salas. Tapos lighting lady are sa Agustin sa Sheila Diaz eh mukhang bagay sila naman kay swak naman sila kay Ruru bilang leading lady. Then si how you call it? Ruru magaling na artista. Para nakikita ko siya na the next action star ng GMA, di ba? Diba yung before, parang naalala natin mga build up na action star ng GMA. Si Raymond, si Robin Badidia, diba? Tapos sumunod si Nantene, sa si Dingo, and Richard Codietes.
So now, it parang siya yung pinakabagong generation ng action star, si Ruru. And sa akin, sa tingin ko naman, bagay naman saan yung magiging action star. So, kung mag-click itong o mag-hit itong lolong, definitely, papunta doon yung karir ni Ruru Madrid as action star, action drama star, di ba? So, again, tumaas yung expectation ko dito sa serie and na-excite ako na mapanood to. Even though, alam ko na yung storyline niya kasi tungkol to sa isang tao na hindi siya ordinary na tao na nakakapag-communicate sa bayan. Parang siyang, pwede ko siyang compare sa Aquaman, di ba? Na nakapag-communicate sa mga isda. So, dito naman, bahaya lang, di ba? And, itong serie na to be honest with you guys, mayroong purpose, mayroong rason kung bakit ginawa or bakit pinidjuice ng GMA News and Public Affairs itong lolong. Because very, 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 tawag ito, yung nasa tulo ng tira ko yung word na gusto kong sabihin. Basta yung, ito yung latest na nangyayari sa ating bansa, di ba? So, the wire itself, symbol na siya, no, anong nangyayari sa ating bansa in the past years rin. So, yun. So, kung kung ganun kalawang ang utak nyo, well, maintindihan nyo yung sinasabi ko. Kung hindi, di ba? So, again, excited ako sa ito. So, gusto kong panoorin to and I'm looking forward for this na mapanood ko. At in the past, magaganda yung mga ginagawang serie. So, this one is another hope. Hopefully, crossing my two fingers na maging kasing hit siya nung last na ginawa ng GMA News in Public Affairs, yung The Lost Prince. So, yun. So, there you go. Kung nagustuhan niyo yung full trailer, mag-comment kayo dito sa baba. Yan. Kung nagustuhan niyo naman yung opinion ko, yung bilhin kong opinion, mag-comment dito kayo sa baba. Yan. There you go. So, yan. At kung meron man kayong mga suggestion, reaction, or request, or gustong i-share, mag-comment kayo dito sa baba. At babasahin ko yan lahat. At kung kailangan kong mag-reply, mag-react, mag-comment, gagawin ko yan para sa inyo. So, yan. Thank you very much. So, before I end this video, please don't forget these four things while watching my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels, The Alan's Q Show, Lakay Alan Borja, and Proudly Blondie Vlogs. Vlogs. So, pasensya na kayo dito sa aking background. So, tapos dito yung background ko eh. All white, pero dito ko pinili. Para may iba naman. So, yan. Thank you very much, and have a nice day to all, and bye-bye.